Sa mga dilawan, nothing I say will make you agree with me. You don't even agree on the facts, simply because you think your opinions are law and are always correct. Mabigat, okay? Kahapon po, late afternoon kahapon, meron pong pinail na resolution si tatlong congressman ang nagpail ng resolution. At ang siya hong nagpotulak nito, walang iba kung hindi isa po sa mga deputy speaker. Sa katawan po ni Deputy Speaker Pulong Duterte, walang iba kung hindi anak yan siyempre ng ating Pangulong Duterte. Sinuportahan po ni Congressman Tolentino ng Tagaytay at ni Party List Congressman Eric Goyap. Yung pong resolusyon napakabigat. Ang layunin po ng resolusyon na yan, in aid of legislation, imbestigahan ang alleged violation, ang sinasabing maraming violation ng ABS-CBN nung sila'y may prangkisa pa. Yan ang pinag-uusapan ha. Nung sila'y may prangkisa, hindi po ngayon. Kung ano po yung mga violation na yan mabigat. Kung yung magagunita yung warrant to petition before Supreme Court ni Solicitor General Jose Calida, yun po yung laman eh. Yung mga violation yan. Pero hindi po na-expose sa taong bayan dahil yung kaso ay nasa Supreme Court. Hindi pwedeng pag-usapan habang nasa korte yung usapin. Hindi natin alam kung ano yung mga violation. Pero dito po sa resolution ito ni Deputy Speaker Duterte, dahil in aid of legislation, wala pong pwedeng pumigil. Diyan po natin makikita yung separation of power. Yung executive department, legislator, at saka judicial. Dito natin masusubukan na kung hindi makikialam ang executive at hindi makikialam ang Supreme Court, ay talagang nasa tamang pamamaraan. Inuulit ko, in aid of legislation, wala pong pwedeng pumigil dyan. Kahit pa yung kaso ay nasa korte na. Kasi iba yung trabaho ng Kongreso, iba ang trabaho ng Executive Department, iba ang trabaho ng legislator. Ang pinag-uusapan dito, ang Kongreso, tagagawa ng batas. Kaya pag mayroong alleged violation, meron silang authority to investigate in aid of legislation sa mga violation. Iyan po yung mabigat. Lalabas dyan ang totoo. Walang pwedeng matago. Dahil po yan ay formal investigation. Kaya maghanda na kayo mga taga-IBS kung paano nyo sasagutin yan. At hindi naman pwede ibabali. Wala, hindi ko sinasabing ang mga constituents namin. We want to work with you. We have to work with you. We've done great things together with you, our dear senators. We have to build our nation. But respect our timing and the manner of us holding our hearings. In other words, let's all play nice. Let's not just pretend to be nice to each other. Sa mga dilawan, nothing I say will make you agree with me. You don't even agree on the facts, simply because you think your opinions are law and are always correct. Former Senator Trillanes and you deserve each other. Kayo na lang mag-usap. Pero konting advice and take it from me. Don't disagree with him. Papatayan kayo ng mic. Sa mga DDS o diehard Duterte supporters, I know you want to shut down ABS-CBN. Believe me when I say I hear you. Many in this August hall hear you. Congress hears you. As a friend and political ally of the President, part of the purpose of having this hearing is to make sure that history will judge our actions as just, na may justisya po, and that the world will not blame the Duterte administration in case the franchise application is denied. So it's only by having these hearings where we will be able to justify to our people now and where history can look back and say, tama pala na binigay niyo yung franchise 25 years. Or mali pala, dapat pala hindi niyo binigyan. O tama pala na hindi niyo binigyan. Or maybe some amendments to it, depending on what we find out during the hearings. I was the one who filed the application for a temporary restraining order and spoke against ABS-CBN during those crucial moments before the 2016 elections. I have not wavered that the network has to be held accountable. But true accountability can only flow from fair
and thorough hearings. Di po tayo pwede mag-road rage dito. Kahit mali po yung kotse na nag-cut sa'yo, pag inabol mo, kinat mo rin, nilabasan mo ng barrel, ginulpi mo, mali ka pa rin. Diba? May traffic enforcer. At may meron pong paraan ang traffic enforcer na interviewin to get due process from all of them. So allow our majority leader, allow the house leadership na mag-traffic kung anong mas mahalaga sa panahon na ito. But again, without any injustice to anyone. Lastly, to the management and employees of ABS-CBN, alam po namin na sa panahon ng COVID, marami po ang umaasa sa balita ng ABS-CBN. At kahit naman may iba pang stasyon, may mga bahagi pa rin ng Pilipinas na inaabot lang ng isang network ng ABS-CBN. Wala naman siguradong makakatanggi na tumutulong ang ABS-CBN sa efforts ng local at national government. Kabilang sa DOH, IATF, DILG at iba pang ahensya ng gobyerno at local government units, tumutulong ang ABS-CBN upang maibsan ang epekto ng COVID-19. That goes the same with the other calamities. Nandito po si Majority Leader Martin Romualdez. Ted Filon is in the building. ABS-CBN was there during Yolanda and helped rebuild. We also know that ABS-CBN was there when yung lugar po ni D. Asrani Abu, ang lugar po ng ating mga kababayan Batanggenyo, was ravaged by the explosion of Taal. So, hindi po namin tinatanggal yan sa network nyo. Hindi lang sa panahon ito, kundi sa iba pang mga sakuna at trahedya ng mga nagdaan taon. Nandun po kayo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kailangan pa ding sagutin ang mga katanungan ng mga tao. Ang konstitusyon sinasabi na kailangan ng renewal ng franchise. And this is the time to ask the questions. There's no question that you have been part of nation building, part of the Philippine history, part of who we are today. But as you yourself have said to your officers, you are not perfect. You are not a perfect network. And I agree. Why do I agree? Wala naman pong perfecto talaga, Diyos lang. No one is perfect. And that is why we need these hearings. If it is done properly, we will emerge stronger and unified. Having laid to rest one of the most politically charged issues of our time. But to do this, we need everyone's cooperation, understanding, and open-mindedness. You know, the most politically charged issue during the time of creation and paradise was Adam and Eve partaking of the forbidden fruit. Di po ba? Kung meron media po noon, yun po ang headline. Eva, kinaan yung mansanas, binigay kay Adan. Di ba? Hindi ko alam paano i-feature yung ahas doon. But what did the Lord do, who is all-knowing? Sinabi ba niya, I condemn you? Sinabi ba sa inyo, mali, etc.? Hindi ba nagtanong muna siya, Adam and Eve, what did you do? Why are you hiding? Why are you ashamed? So is it too much to ask that you give Congress the opportunity to do the same? To ask all sides, ano ba ang tamang ginawa ng ABS? Why should we give them another 25 years? Ano naman ang mali nila na dapat tanggalin natin sa kanila? Paano naman empleyado nila? Paano ang investments nila over the last 25 years? Totoo bang nakialam sa election o hindi? Importante ang freedom of press. Pero hindi ba importante din na ang eleksyon natin is free and fair? Na kahit sinong Pilipino, may pera man o wala, may equal chance. Pero if you only have two giant networks in our country and 95% of our people watch your news and you can sway who you want them to vote for by just using one network, isn't that as much a threat to democracy as damaging the freedom of the press or freedom of speech? I echo the words of President Rodrigo Roa Duterte when he tells you, ABS-CBN, and also all the members of media, simply do your job. Do not fear, do your job. Call out injustice.
injustice and corruption whenever you see it. Protect the weak from the powerful and give voice to the voiceless. This is your mandate. Kahit dito sa Kongreso, kung anong maling gagawin dito, i-report nyo. To speak truth freely and fearlessly to power. But beware, yes, beware, that you do not become the power that you hope to check. Huwag nyo din po i-underestimate ang power ninyo. Because kapag ka ginamit nyo yung network para sa injustice, multiply to a million times over, walang laban din po ang biktima ng injustice sa inyo. Magkamali lang kayo sa news eh, sa pangalan o yung bahay, sira na reputasyon ng isang tao. Hindi na madaling ibalik yun. Some of your reporters, and let me emphasize again, some reporters or in the newsroom of ABS-CBN repeatedly say, diba sabi mo, ikaw mismo ang mag-on ng transmitter kung sa pulitan isasara ang istasyon. Yes po, I said that right outside this hall. I said it based, of course, on the premise and on the promise of NTC and on my consultations na hindi isasara. But I did say it. Na pagka pinatay, ako mismo mag-on. Pero ang sagot ko sa hamon nyo, hindi ba voluntarily pinatay nyo yung transmitter nyo? Wala pa naman nag-i-enforce dun eh. Pwede naman kayong pumunta sa korte. Pwede kayong humingi ng temporary restraining order habang nagbo-broadcast pa kayo. Notice pa rin na sa inyo order. If the order is illegal, pag alam mo ako order sa bahay na lumayas ako sa bahay ko, eh alam kong bahay ko yun, pupunta ako sa korte, hindi ako voluntary alis sa bahay. But I respect yung diskarte nyo. Yan ang naging strategy, yan ang decision nyo. Maybe you wanted to humble yourself before the law. Maybe gusto nyo magpaawa. Hindi ko alam. But I respect your decision. But kayo sa ilan lang naman na paulit-ulit pliniplay, sinasabi, eh sabi mo, i-on mo eh. Paano ko i-on eh, kayo nagpatay? Pero ngayon, sa araw na to, para wala na tayong pagtalunan, para matapos na yung usapan, we will begin the process of turning on your transmitter by giving you a franchise until October 31, 2020. And we will not pass the baton.